SMNI, truth that matters. Ay, nako. Okay, may ibang tanong dito kayo, Mark. Ano naman ang itong right to self-incrimination? Nako, naalala ko ito yung mga ginagamit na moves noon ni Janet Lim na polis. Oh. Kuya Mark. Right against self-incrimination. Don't forget, ha? Ang right against self-incrimination, it means you are not compelled to be a witness against yourself. Hindi mo pwedeng gamit, hindi ka pwedeng maging witness laban sa'yo. Natutuwa naman maging witness ka laban sa'yo. Hindi ka pwedeng i-compelled to be a witness against yourself. Yun ang ibig sabihin ng right against self-incrimination. But, iba ang right against self-incrimination in criminal cases and in civil cases. In criminal cases, from the moment that you are called to testify, ikaw, akusado, from the moment that you are called to testify, pwede mo sabihin, I will not testify. I invoke my right against self-incrimination. Mm. So, ibig sabihin, if you're the accused, pwede ka mag-testify, pwede ka hindi mag-testify. Hindi ka pwede mapilit ng ating husgado na mag-testify. Kasi if you're the accused, mag-testify ka ho ni accused, I invoke my right against self-incrimination from the moment that you are called to testify. But in civil cases or yung kay Mr. Polis do sa Congress, right against self-incrimination pwede rin. Only when an incriminating question is asked. So, kung ipatawag ka sa mga congressman, sa mga senador, hindi ka pwede sabihin, I invoke my right against self-incrimination. Hindi ako pupunta. Hindi ganon. You are compelled na pupunta. Only when an incriminating question is asked, pwede mo invoke, I invoke my right against self-incrimination. Like for example, tanungin ka, Hoy Pedro, ginahasa mo ba si Maria? I invoke my right against self-incrimination. Pwede yun. Hoy Pedro, girlfriend mo ba si Maria? I invoke my right against self-incrimination. Pwede yun. From the moment that an incriminating question is asked. Pero, kung tanungin ka, Hoy Pedro, girlfriend mo ba si Maria? Sagot mo, oo. Ibig sabihin, sinagot mo, it means you waive your right against self-incrimination. Inamin mo eh. Pero kung may tanong sa'yo, ang moral lesson, pag may tanong sa'yo, huwag kang bigla sumagot. Pag-isipan mo. Kung makasira sa'yo, ang gagawin mo, I invoke my right against self-incrimination. Paano naman, Kuya Mark, yung appreciation dyan ng judge? Parang pag lagi mong ginagamit yung right against self-incrimination, mukhang tunog guilty ka kasi iwas po sa'yo ka sa mga tanong eh. No. Right mo yan. Bilang isang akusado, right mo yan na you should not be compelled to be a witness against yourself. Ang prosecution, maghanap na ibang witness. Bakit ako, sabi ako akusado? Mm. Bakit ako yung maging witness laban sa akin? Ikaw, prosecution, maghanap ka lang witness. Huwag mo akong gawing witness laban sa akin. Di ba ako akusado? Parang ganun din. So, hindi ba masasabi na pwedeng magamit yung laban sa'yo kasi right mo yan bilang akusado na hindi ka pwedeng maging witness laban sa sarili mo. Kasi nga, wala sa'yo yung burden of proof. The burden of proof is with the prosecution. So, the prosecution, maghanap sila ng witness, paghanap sila ng ebidensya, establish nila yung ebidensya laban sa'yo. Kung hindi ma-establish, dapat i-acquit ka ng husgado. Ah, ganun pala yun. So, okay pala yung move niya, no, ni Napoles nung pinadalo siya sa investigation. Oh, yes. So, I invoke my right against self-incrimination. Pero, yun yan. Sa appreciation ng mga nanonood, nakakainis. Parang, ba't siya ganun? Yes, kasi hindi na itinihan ang taobayan. But actually, that's part of the right ng isang akusado. Parang ang tunog, Kuya Mark, parang iniisahan niya yung tanong. Kasi, syempre, parang, simple lang ang sagot, yes or no dapat, pero ang sinagot niya, I invoke my right against self-incrimination. Oh. So, ibig sabihin, I invoke my right against self-incrimination. Ikaw, piskal, maghanap ka ng ebidensya, maghanap ka ng witness, huwag mo akong gawing witness laban sa sarili ko. Yun ang ibig sabihin doon. Kumbaga, in short, magtrabaho kayo. Magtrabaho kayo kasi I am presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt. You have the burden of proof to establish my guilt. Otherwise, the judge has no option but to acquit me as a witness. Aba! dapat pala ganun ko yung pag nasa hearing ka. Dapat ganun din yung... Well, may konting diin talaga. Kasi pag walang diin, parang... Lousy ka, hindi ka convincing, baka natalo ka sa kaso. Naku, ganun pala yun. Eh, Kuya Mark, ano naman itong right to bail, piyansa? Karapatan po ba ito? Depende sa pagpapasya po ng hukuman? Actually, yung right to bail is mandatory from the moment that you are under custody. From the moment that you are under detention,
pwede ka nang mag-invoke ng right to bail. But don't forget, ang bail, it can be a right, it can be a discretion ng korte. Bail is a matter of right before conviction or even after conviction ng municipal trial court. Kahit na convicted ka na, or even before conviction or even after conviction, basta regional, sa municipal trial court, right, bail is a matter of right. Pag ang you are still sa RTC, before conviction, bail is a matter of right. After conviction, bail is a matter of discretion. Discretion na yan ng korte. But don't forget, sabi ng batas, ha, bail is not available if a person is charged of a crime punishable by reclusion perpetua or higher when the evidence of guilt is strong. It means when the evidence of guilt is weak, kahit na ang kaso mo is reclusion perpetua, pwede ka mag-file ng petition for bail. Like for example, yung rape case, I think, ni Mr. Navarro. Mm. Non-bailable dapat yun kasi rape case, ang penalty is reclusion perpetua. Mm. But still, he can still file a petition for bail. Pero kailangan lang mapapatunayan sa korte that the evidence of guilt is weak. It means lahat ng kaso, minor case man yan, or even punishable by death or life imprisonment or reclusion perpetua, of course, wala namang death penalty ngayon. So, reclusion perpetua, punishable by reclusion perpetua or life imprisonment, bail still is available. But kailangan lang yung evidence of guilt is weak. So, it means if the evidence of guilt is strong, tapos yung kaso mo is punishable by reclusion perpetua, yung right to bail mo will be denied. Kuya Mark, may tawag tayo mula kay Andy Salcedo ng Puerto Princesa, Palawan. Andy, magandang araw. Magandang araw, Attorney Sir MJ. Parang inaantok ka pa. Ano ang tanong mo? Yes. Maaari po bang mag-file ng counter charges sa nag-akusa sa iyo kapag napatunayang hindi ka naman guilty sa kaso mo? Yes. Actually, hindi, wala kang obligasyon na papatunayan na hindi ka guilty. Kasi hindi ka naman talaga guilty. You are presumed innocent. Ang nag-akusa sa iyo, siya ang may burden of proof. 2% evidence that you are guilty. Kung hindi niya mapapatunayan yan, mabasura talaga ang kaso. For example, didemanda ka, wala namang basihan. Pwede ka mag-file ng kaso. Anong kaso mo? Pwede ka mag-file ng malicious prosecution with damages or pwede ka mag-file ng other cases. Pwede rin. Right mo yan bilang isang Pilipino to file a case laban sa nag-akusa sa'yo. Eh, ganun po ba? Ah, okay, kaya thank you. Alright, si Andy Salcedo yun, Kuya Mark ng Puerto Princesa. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.